guys, wala ka bang budget kung nagsisimula ka pa lang sa iyong negosyo? So kung nandito pa sa video ito at pinapanood mo to, para sa iyo ang video ito. So, let's start! Hello guys, welcome to my YouTube channel. For today's video, ang ituturo ko po sa inyo ay kung paano gumawa ng label o brand ng products mo. So ano ba ang kahalagahan ng label. So, paano ka makikilala ng iyong buyer at kung paano ba nila malalaman kung saan sila bibili kung wala kang brand o walang label ang products mo. So, gaya po nito, ayan, ginawa ko lamang po yan sa aking cellphone. Ayan. Pinaprint ko lamang po yan at pinaserox. So, gugupit-gupitin mo na siya gaya nito, at pwede mo na siyang itikit dito. So, syempre, itatanong mo, paano ba siya didikit? Ibang paper lang yan, pinaprint mo lang yan. Ito po ay didikit kung gagamitan nyo ng double-sided tape. Meron din pong nabibili na ganito, na sticker na, na dito nyo pwedeng iprint. Nakagamit na rin po kami ng ganun, kaso medyo mahal yung sticker, kaya ganito yung ginawa namin. So, mas makakatipid ka dito at makakapagpagawa ka ng label ng dahil lang dito sa aking ituturo. Siyempre, magagawa mo to, kailangan ng iyong cellphone at i-download mo muna ang application na ito. PixArt at ang PixieLab. Yan lamang po ang gagamitin yung application at ituturo ko po sa inyo kung paano po gawin ang label. So, tapusin niyo po ang video ito kasi ituturo ko kung paano mag-cut ng pictures, paano gumawa ng design para sa label mo, at kung paano mag-layout. Dapat po ay kayo na rin ang mag-layout kasi kung ipapagawa mo pa ito sa mga computer shop, ay malaki rin ang sinisingil nila. Kaya, tuturo ko na rin sa inyo at ang gagawin na lamang ninyo ay ipiprint at isiseros. Yun lamang po ang magagastos ninyo at double-sided lamang ay pwede na kayong magkaroon ng label at brand para sa products nyo. So, hinihiling ko po muna na mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para updated ka sa susunod na video na i-upload ko. So, bago po ulit tayo mag-proceed ay kung gusto mong mapanood ang aking video na dishwashing liquid kung paano gumawa, ay meron po akong ilalagay na link sa description ng video ito. Or hanapin mo na lamang sa aking mga video. Nandun po ang aking mga tutorial. At kung may mga tanong ka, mag-comment down below ka lang at sasagutin ko ito at gagawa ako ng video para dito. At isasama ko na rin yung sa dishwashing liquid kasi marami pong nagtatanong doon. So, let's start po. Punta na po tayo sa application ng PixArt. So, na-download ko na po siya. Lang po natin yung plus sa baba. Hanapin po natin yung picture na gagamitin natin sa ating design na ikakat. So, mag-download lang din po kayo sa Google. Hanapin ko lang po yung picture na gagamitin ko para makat ko na po siya. Sa baba po, marami po siyang pagpipilian. Select nyo lang po yung may gunting sa baba. Yan, cut po siya. I-cut nyo na po yung picture. Tapos, may arrow sa taas. Click save. Save po ulit. Save po. Okay, andun na po siya sa inyong gallery. Punta na po tayo sa application ng PixieLab. Erase lang natin. Tapos, select natin yung plus. Hanap tayo ng background sa inyong dinownload. Banatin lang po. Tapos, padlock na yung nasa taas.
para hindi siya gagalaw. Add na natin yung picture na kinat natin sa PicsArt kanina. Depende po kung gaano kalaki yung gagawin ninyo. Ayan, add text na tayo. Add po tayo ng name ng products nyo. Inibran po kung ano po yung gusto nyo. Mas maganda po pag malaki yung name. Mas kitang-kita po din kapag nagpa-print na kayo. Ayan, meron nyo po siyang pagpipiliin din sa baba kung paano nyo po siya i-adjust. May color, may font po ng letter. Depende po kung anong gusto nyo. May font po siya na pwedeng palitan. Merong color, may stroke, may spacing. Kung ayaw nyo po masyadong hiwahiwala yung mga letters. Ayan. Pili na po ako ng kulay. Ito po ay halimbawa lamang po no, ng inyong label. Pinapakita ko lang po kung paano po gamitin itong ating application. Add na po ulit tayo. Kunwari po, ang gagawin po natin ay para po sa dishwashing liquid nyo. Ayan. Gaya po dun sa ginawa ko kanina, nasa taas, ganito rin po yung gagawin ko sa dishwashing liquid. Ayan, nilagyan po na naman po siya ng pong. I-adjust nyo lang po kung gano'ng kalaki. Tapos po kung gusto nyo maglagay ng contact number, pwede po para po madali kayong makontakt ng inyong buyer. Ayan, mag-add text na po ulit tayo, contact number nyo. Ayan, tapos ay okay. Dito ko na lang po ilalagay sa baba. Tapos lagyan ko siya ng kulay at background. Ayan, check nyo lang po pag okay nyo. Tapos di ba wala po siyang design, maglalagay po ako, hahanap na lang ako sa text. Kasi ayaw ko po yung sticker. Meron naman po siyang sticker kasi wala po yung gusto ko. Ayan, dito tayo maghanap. Ayan po, para dumami siya. Yung nasa baba po, meron siyang copy. Click nyo lang po yan. Ayan po, masaka-copy na po siya na copy. Ayan po. Ayan po, ganun lang po kadali. Tapos lock lang po. Tapos pwede nyo na siyang isave kung tapos na. Tapos save lang po ulit. Ay sa PixieLab, dito tayo nag-layout. Kunin natin yung ginawa natin kanina na may design na upfront. Ayan, agas nyo lang po ulit. Bali, dalawa po ang ilalagay ko dito kasi gusto ko po siyang medyo mahaba kapag itinikit niya siya. Ayan. Copy nyo lang po siya ulit na ika-copy hanggang sa mapuno.